Kung death pool man ang pool B, medyo predictable naman ang nasa pool A dahil dominanting nakuha ng Creamline ang spot for semis at naghihintay na lamang sa dalawang foreign guest team na makaharap nila ito. Sa kabilang banda, dalawang koponan sa pool A ang mag-aagawan sa pwesto para sa pangalawang local team na papasok sa semis, ang Cherry Tigo Crossovers at PLDT High Speed Hitters. Sa videong ito, tatalakayin natin kung sino ang dihado at lamang sa huling hampas para sa semis. Ikaw, sino sa tingin mo ang makakapasok sa semis? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sa tunggalian ng PLDT at Cherry Tigo, mukhang isa ito sa inaabangang bakbakan sa Pool A bukod sa Chocomucho at Signal para sa huling hampas para sa semis. Ang veteran team na PLDT ay nasa pangalawa sa ranking sa ngayon at sumunod naman ang Cherry Tigo Crossovers at mayroong parehong dalawang panalo at isang talong record ang dalawang koponan. At dahil sa pagka-injured ni Prado, mukhang malaking adjustment ang gagawin ng PLDT para punan ang kanyang pwesto. At pagdating sa best scorer, mukhang mahihirapan sila sa presensya ng dalawang alas ng Cherry Tigo na sina Mylene Paat at Aya Laure ng Crossovers. Ang dalawa ay magkasunod sa pwesto na may total point of 36 at 35. Samantala si Del Palomata ng High Speed Hitters ay nakapagtalan ng 30 points at nasa ika-33 sa pwesto. At si Michelle Morente naman ay nasa pang-38 sa pwesto at nakapagtalan ng 27 points. Kung sa usapang opensa, mukhang lahat ng High Speed Hitters ay ambagan sa paggawa ng puntos. Dahil sa ngayon, nasa pangatlo sila sa team rankings at nakapagtala ng 34.15% success rate. Habang ang Cherry Tigo ay nasa pang-anim sa pwesto at nakapagtala ng 31.80% success rate. Pero sa aspetong ito, mukhang alam na ng PLDT kung sino ang dapat bantayan dahil pasok sa top 10 sa best in spiking ang magkapatid na Laure. Si Aya Laure ay nasa panglimang pwesto at nakapagtala ng 34.74% success rate. At si EJ Laure naman ang nasa pangsyam sa pwesto at nakapagtala ng 33.33% success rate. Kung sa depensahan lang, mas lamang ang Cherry Tigo na nasa pangpitong pwesto at nakapagtala ng 1.73 average block per set. At mukhang hindi lang opensa si Mama P dahil nasa pangpito rin siya pagdating sa blockings at nakapagtala ng 0.64 average block per set. Pero mukhang kailangan ni Del Palomata ng katimbang pagdating sa depensa dahil nasa pang-sampu sa pwesto ang High Speed Hitters at nakapagtala ng 1.56 average block per set. At si Del Palomata naman ang nasa pangatlo sa pwesto at nakapagtala ng 0.78 average block per set. Pagdating naman sa service department, mukhang kargadong-kargado ang mga service aces ng High Speed Hitters dahil pangalawa sila ngayon sa pwesto at nakapagtala ng 1.22 average ace per set. At ang isa sa maaasahan dyan ay si Mitch Morente ng High Speed Hitters na nasa pang-8 sa pwesto at nakapagtala ng 0.33 average ace per set. Habang ang Cherry Tigo ay nasa pang-5 sa pwesto at nakapagtala ng 1.18 average ace per set. At ang rookie na si Joymy Cagande ang dapat nilang paghandaan dahil nasa pang-3 ito sa pwesto at nakapagtala ng 0.45 average ace per set. Pagdating sa floor defense, isa sa mga ipagmamalaki ng PLDT ang kanilang best libero na si Kath Arado, na nasa pangalawang pwesto at nakapagtala ng 6.33 average digs per set. At nasa pangatlong pwesto ngayon ang kanilang kupunan. Habang ang Cherry Tigo ay nasa pangsyam sa pwesto at si Buding naman ang maaasahan nila na nasa pangwalong pwesto at nakapagtala ng 2.82 average digs per set. Pero kakailanganin ni Buding ng tulong dito lalo na sa mga quick attack ni Palomata. Aasahan nilang aambag ito sa opensa. Isa sa makakaharap ni Joymy Cagande ang legendaring si Rhea Dimaculangan na nasa pangatlong pwesto ngayon sa best setter at nakapagtala ng 3.78 average per set. Habang ang rookie na si Joymy ay nasa pangwalong pwesto at nakapagtala ng 2.73 average per set. Pero pagdating naman sa team ranking, mas nangunguna ang Cherry Tigo na nasa pang-apat sa pwesto at nakapagtala ng 4.09 average per set. Habang ang PLDT ay nasa pang-pitong pwesto at nakapagtala ng 3.89 average per set. Dito sa departamentong ito, isa ito sa mga major role dahil ito ang nagpapagana sa sistema ng laro. Kaya isang malaking hamon ito para sa PLDT na pantayan ang Cherry Tigo sa diskarte. Well,
nasa chemistry at connection pa rin naman ang labanan. At hindi naman yan magagawa basta-basta ng mga playmaker kung wala ang tulong ng isang receiver. Kaya malaki talaga ang alas ng PLDT dahil kay Kath Arado na nangunguna ngayon sa best in receive at nakapagtala ng 51.72% efficiency. At ang kupo ng PLDT ay nasa pangalawa ngayon sa pwesto at nakapagtala ng 35.88% efficiency. Habang ang Cherry Tigo ay nasa pang-apat na pwesto at nakapagtala ng 33.83% efficiency. At ang most target ng lahat na si Aya Laure ay nasa pang-walong pwesto at nakapagtala ng 32.14% efficiency. Talagang all-around player itong si Aya. Kakailanganin ng Cherry Tigo ng magandang connection upang makagawa sila ng magandang execution. Bagamat veteran team man ang PLDT, hindi pa rin naman nahuhuli ang Cherry Tigo sa kanilang mga nagawang puntos. Habang ang PLDT ay lamang man sa puntos pero kailangan pa rin nilang maging alerto. Mas marami mang rookie sa crossovers ay may mga tinatago pa rin galing at diskarte ang mga ito. Ikaw, sino sa palagay mo ang makakapasok sa semis? By the way, thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap and thanks for watching.